Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Pahinga po muna tayo sa mga job vacancies at sa mga job opportunities dito sa Canada. Sa mga hindi pa nakakaalam, nagtatrabaho po ako sa isang turkey farm dito sa Canada. So napakabait po ng mga boss, ng mga amo dito sa aming kumpanya. Pwede ka pong manghingi ng mga karne, ng turkey, mga liver, mga balumbalunan o yung mga buntot o puwet ng turkey. Maaari ka din pong humingi ng mga processed meat na tulad ng mga hotdog, sausage, hamburger patty at iba-ibang mga turkey products na maaari mong mahingi dito sa aming kumpanya para din po makatipid sa mga gastusin natin dito sa pagkain dito sa Canada. Ipagluluto ko kayo ng adobong puwet ng turkey na sasamahan na rin natin ng atay ng turkey o pabo sa Pilipinas. Ito na po yung mga gagamitin natin sa pagluluto. Ang puwet ng turkey, ang liver ng turkey, kailangan natin ng suka, toyo, paminta, asin, sibuyas, bawang, luya. Samahan natin ng luya para mawala yung pinaka sinasabi nila na malansa, at sili at margarine. Hindi po kasi ako gumagamit ng mantika kapag nagluluto ako ng adobo. Itong puwet ng turkey ay masyadong malalaki. So, hihiwain natin to sa dalawa para medyo lumitliit ng konti. So, simulan na natin. Una natin gagawin, maglagay muna tayo ng margarine sa mainit na kaserola. Ito yung magsisilbing mantika ng ating adobo para mas malasa at mas masarap. Igigisa muna natin yung bawang, sibuyas at yung luya dito sa margarine. Sunod natin ilagay yung hiniwa-hiwa natin na puwet ng turkey. Haluhaluin lang natin. Medyo may katigasan itong puwet ng turkey dahil malalaki. Kaya lagyan natin muna ng konting tubig para pampalambot. Takpan muna natin para lumambot yung puwet ng turkey. Kapag malambot na, pwede na nating ihalo yung atay. 6.5 hours later. Siguro malambot na tong turkey, no? Kanina pa to eh. So ihulog na natin yung atay. Hinaan lang natin ng konti yung apoy. Sunod, iulog na rin natin yung sili. Mas maganda kung pisain natin yung sili para manghang. Mas masarap, mas
Mas maanghang, mas masarap. Susunod natin ilalagay ay yung suka. Kunting suka lang para hindi na masyadong maasim. Pagkalagay ng suka, takpan muna natin. Hayain yung maluto ng gusto yung suka mismo. Ang bango. Lutong-luto na yung suka. Sunod natin ilagay ay yung toyo. Or soy sauce. Ilagay na rin natin yung chicken cubes para lalong lumasa. Ilagay din natin ng konting mga magic na sarap. Tikman natin kung sakto na yung asim at yung lasa ng alat. Oh yes, panalo. Takpan natin para matuyo ng konti yung pinakasabaw niya at maya-maya, pwede na natin siyang hanguin. 2,000 years later. So ito na po yung ating adobong puwit ng turkey na may kasamang atay. Napakasarap!